po ay ito sa ilalim, ito sa ilalim. Okay, ayun. Ayun, magandang umaga mga kagres. Umagang sobrang init. Kita natin yung araw, grabe ang aga pa. Alas 7 pa lang, ganito na yung araw. Pero tuloy pa rin ang laban. So yun mga kagres, ang gagawin natin ngayon ay ipapakita namin kung paano kami mag patubo ng sunflower. Kasi kami, hindi kami nawawala ng mga sunflower dito sa paligid, lalo na sa mga plantation. Kasi malakas kasi siya mag-invite ng mga pollinators. So hindi mawawala yan sa mga plantation, sa mga fruit trees, kung ano-ano pa man, lalo na sa mga strawberry, sa mga gilid-gilid. So kailangan talaga natin yan. Yung mga kaagri, simpleng ano ang gagawin namin, isishare ko kung paano ako magpatubo ng sunflower. So yan, kita natin yung ating sunflower. Napakadami ng bulaklak. So yun mga kaagri, umpisahan na natin, huwag na nating tagalan. Tara! So yun mga kaagre, at kukunin na natin tong isa. Ito yung mayor niya kasi pwede na natin siyang gawing binhi. So ganun lang ang ginagawa natin. Recycle lang kasi pang ano lang naman, pang paligid or pang tanim-tanim natin. So ilang beses na namin itong ni-recycle. So ang buhay naman ng sunflower ay abot naman ng 6 months. So palit lang ng palit. So pagka maganda na, patanim na naman ng patanim or patubo ng patubo. So ayan, kukunin na natin. Kukunin na natin yung kanyang mayor o yung pinakaminya. So ayan. So dadalhin na natin doon sa seedling tree natin to patutubuin. So ayan, oh. Yun yung mga natitira. Sunod-sunod din natin yan. Tara. So ito na yung ating mga swill media na gagamitin mga kaagre. So ito yung mga ginagamit namin na available lang dito sa paligid. So hindi mawawala yung charcoal, nick, and then swill media natin, wapa, purong lupa siya na may halo siyang mga ipa-ipa, kusot, ganun. So naghahanap lang tayo sa paligid. And then simpre, hindi mawawala itong kukupit, pero hindi ito yung gagamitin natin, yung kukupit talaga, yung pinakapino. Ito siya. So pipili tayo kasi hindi naman tayo ano rito, manumano lang. So yun ang gagawin natin, mag-ano tayo ng pipili tayo kasi sa pinakailalim kasi yung kukupit kasi yung pinong-pino siya. Ayun. So kung wala kayong available na seedling tree, pwede rin sa bag. So ayan, seedling tree yung ginamit natin, medyo maliliit siya pero okay na to, basta itanim lang natin kaagad. Nagamit na namin yan, so ngayon pwede pa natin gamitin ulit. So yan lang ang mga ginagamit natin at saka yun. So pwede rin tayong seedling bag kung wala kayong seedling tree. So ito na yung ating sunflower. So sana natin. So ayan, at imimix na natin tong ating kukupit. Imimix na natin siya. Yan, ayan ang pagka-mix niya. And then basahin natin siya kunti para hindi tayo mahirapan sa paglagay doon sa ating seedling tree. So yun mga kagre, tapos na natin siyang nalagyan. So saktong-sakto lang talaga yung dalawang tray na yan. So yung gagawin naman natin, siyempre kukunin na natin tong ating sunflower. So ganun, pipiliin lang natin yung ano, yung malusog. Maramdaman naman natin yung malusog at saka hindi.
Pero ito mga kaagre, pwede mo ito siyang i-stack. Halimbawa, gusto mong germinate, hindi pa muna ngayon, ganun. So, pwede mo siyang i-stack, basta ganito ang gagawin mo, tanggalin mo lang, and then bilad mo ng kunti, about 10 minutes or 5 minutes, depende sa init. So, pwede mo na siyang i-stack, kahit 6 months, pwede. Hindi siya tutubo. Or hindi siya masisira. Or abutin pa ng taon. Minsan kung maganda lang yung pagka-preserve. So, itong ginagawa natin ay direct na to. So, galing sa puno, lagay na natin kaagad sa seedling tree. So, yan. Pipili lang tayo dyan ng mga magaganda. Or malulusog. So, depende na lang sa inyo kung ano yung hiyang kayo. Ang importante, maganda yung soil media ninyo. At saka hindi naman masilan tong ano, sunflower. At tutubo talaga yan. 90% tutubo talaga yan. So, wag mo lang i-expose sa araw kaagad. Lalo na to. Hintayin mo siya mga 4 days to. Puputok na to eh. 3 days. Puputok na to. So, ayan. Pipili na tayo. Marami na tayong nakuha. Pipili na tayo. Ilalagay na natin sa... Ayan na. Ayan na yung ano natin. Si Pilya. So, yung mga kagre at ilalagay na natin siya sa... Siyempre, butasan muna natin. Ito yung hirapan. Mga kagre, tapos na nating nabutasan lahat. So, ito na yung pinaka ano natin. So, pipili tayo dyan ng magandang buto, yung malusog. So, ang pagtanim natin dito, sa akin, kasi talagang yan, patuwad ako magtanim. Pwede din naman pahiga, wag lang yung pabaliktad kasi magbaluktot kasi yung kanyang ugat pagka nakatihaya. Dapat, ito yung dulo dapat nasa ilalim. Para sa akin kasi mas madali siya at saka maganda yung pagtubo niya. So ayan, paganon, yung anggulo niya paganon. Pwede din naman ipahiga mo lang, ganyan. Pero may tendency kasi nababaluktot yung kanyang ugat. Kaya ang ginagawa ko ay ito sa ilalim. So ayan. Yun, tapos na natin siyang nalagyan. So, dilig. So, kung may available kayo ng mga insecticide, mas mainam na haluan nyo konti para doon sa mga langgam. Pero okay lang kung wala, tubig lang. Ayos lang din. And then, tago natin doon sa hindi makayang abutin ang mga hayop or mga manok. So, antayin natin mga kaagre, 4 to 10 days, kikita na natin yung resulta nito. So, ayun. Tara, preserve natin. So, dyan muna natin siya ilagay kasi safety siya sa mga hayop. So, antayin natin 4 to 10 days, pakita natin yung result. So, may tubo na pala yung ating ano, saging. So, ibang klaseng saging to. So, dito natin ilalagay. So, ayun. Simple lang. Tara.